Hello, good day. Welcome back sa video series natin. So, sa video series natin na ito is gagawa tayo ng basic lab from scratch. So, ang unang gagawin natin is maglalagay tayo ng images para sa end host natin na device. So, kung mapansin ninyo, grayed out yung mga devices natin. Ang gagawin natin is maglalagay tayo ng dalawang image, isang router tsaka isang switch. So yun lang naman yung usually na kailangan natin para mapag-build ng lab. So proceed tayo. So nabuksan ko na yung server ko, yung virtual machine CMNG ko, eto. Kung VMware yung gamit nyo na VMware workstation, open nyo lang, then eto yung lalabas sa kanya. So pwede na kayong mag-log in dyan diretso. Pero ako prepare ko dun sa puti console 1.195. Ito yung address nya, 195. Then login ako, then root, then yung default password. So ito na siya. So pasok tayo sa op unit lab add-ons, then chemo. So list natin yung directory. Walang laman yung folder natin. So ito siya sa WinSCP. Gagamit kayo ng WinSCP para makapag-transfer ng file. Then si PuTTY is para makapag-input tayo ng CLI commands. So open natin to. Si new session, sabi natin new site 192.168.1.195 port 22, password ko is, username is root, then yung password ko, save, okay, login. So nanghihingi ulit siya ng password. So ayan, so punta tayo sa root directory, then sa opt, OPT, then unit lab add-on. So ito yung mga directory natin. So sa pagka ano yun, yung chemo base dito ka, pag IOL dito, pag Dynamips dito. Ito. So si Dynamips, ito yung direct na image ni Cisco, pwede mo siya ilagay diyan. Kailangan supported lang ni GNS3 is 3700 tsaka yung 7200 series. So yun lang yung supported. Yung ibang router is hindi supported. So mas maganda gumamit ka ng chemo tsaka 15.4. Ano yung ay 15.0 pataas na yung kailangan ngayon na gamitin. So ang usual yung ginagamit is IOL and chemo. So dito tayo sa chemo, sa BIOS yung ano nya. So unang gagawin natin is gagawa tayo ng folder. Ay hindi, sandali ah. I-ready muna natin yung file kasi doon tayo magre-refer ng ating file name. So, ito yung ano ko, BIOS. So, si GNS3 may naming convention. Asan na ba yung GNS3? Ito. May naming convention yung paglalagay ng image kay GNS3. So, sa BIOS, ito yung naming convention niya. Yung BIOS dash, tapos sabay yung version niya. So, ang gagawin ko is, saan ba yung WinSCP natin ito? So, BIOS dash, copy ko lang tong part na to, then new folder, new directory, then paste ko lang siya. BIOS, tapos sabay yung version niya. BIOS dash, then yung version. Okay? Then, i-drag and drop ko lang yung file sa loob ng folder. So verify natin yung sa ano natin, sa BIOS natin ay sa GNS3. So eto, check natin kung meron ng BIOS. So Cisco BIOS. Oh, eh na nakita na agad siya kasi gumawa na tayo ng folder. Gumawa tayo ng folder. Kaya lang ilalagyan pa natin yung permissions.
Tsaka kung papansinin nyo, QCO yung file ko. Pagka yung file nyo is galing pa sa BIRL, kukonvert nyo sa BMDK, then from BMDK is i-convert nyo pa siya sa QCO na file. So, ito yung ano natin, yung gagawin mo pagka BMDK pa yung file mo, ito yung susundan mo sa kanya. Susundan mo sa kanya, hanggang dyan. And since nakagawa na tayo nyan, ang gagawin lang natin is ito. Nagawa na natin tong make directory. Ito na lang ang gagawin natin. Kukonvert na lang natin tong yung file sa birtoa.qco kasi yun yung binabasa ni program ni GNS3. So, punta tayo sa CLI. So, list natin ito yung directory. So, papasok tayo sa loob ng directory na yan. CD BIOS Enterprises, then MB BIOS, then birtoa.qco 2. Enter. So, ayun na. Then, i-fix natin yung permission. Slash op slash unit lab, then wrappers unl wrapper, then negative a fix permissions. Enter. Then balik tayo sa lab natin, check natin kung gagana na siya. So router, test natin isa, start. Hintayin natin mga 10 seconds kung hindi mo mamatay. Kung hindi mo mamatay yan, good na yan. Try natin mag-console. Try natin. Ayun, so okay na. Ang boot nyan. Then, lagay tayo na switch. So, balik tayo dito sa WinSCP natin. Then, gawa tayo ng bagong folder. Hindi. Cancel natin. Ito si rename. New folder. Mali. Nasa loob pala tayo ng folder na to. Labas muna tayo ng folder. Yan. Ng directory. Nalagay natin yung folder. Yan yung version natin. 3.7. Nalagay natin sa loob. So, same procedure. Balik tayo sa command line interface. So, cd backslash muna natin. Cd slash op slash unit lab slash add-ons slash chemo. Enter na natin. List natin. So, dalawa na yung folder natin. So, cd bios L2 Advanced Enterprises, then ang ginawa ba natin kanina is MB BIOS, then birtoa.qco. So kung isang folder lang siya, pag kinonvert mo siyang ganun, mag-overlap siya. Ang workaround mo dyan is lalagyan mo siya ng, i-append mo ng number dito, 1 or 2. Kung isang folder lang yung gagamitin mo, then marami kang images, i-open mo lang siya. Enter. Then, yung ginawa natin kanina, fix natin yung permission, slash op, slash unit lab, then wrappers, then unl wrapper, then negative a, fix permissions. Enter natin. So, check natin kung meron na tayong BIOS router dun sa lab natin. BIOS router. Si BIOS kasi, gigabit yung supported niya na interface versus IOL. Ah, wala pa. Hindi pa siya nakikita. So, meron pa tayong mali. Bakit? Ano ang mali natin? BIOS switch, dapat makita na to eh. Wala pa rin siya. Ba't kaya?
So, balik tayo dito sa ano. Hindi siya kilala. BIOS. Baka mayroong L2. Check natin dito sa naming convention. Ayun, BIOS L2. So, ayun yung sinasabi ko kanina. Yung naming convention, pag hindi mo siya sinundan, hindi lalabas dito sa PHP. Hindi siya ma-recognize ni PHP. Pina-parse kasi ni PHP yung ano eh, yung characters before dun sa dash kung magmamatch siya dun. So, balik tayo sa CLI, ay sa WinSCP. So, eto. Yung dash natin dito. Ito yung ano natin, ayan. Yan yung naming convention niya. So, try natin ulit. Kung nakita na siya ni, ano, ni PHP. Kung yun yung problema natin. Let's try. So, si BIOS. Ayun. So, meron na tayong switch. So, check na natin kung gumagana siya. So, verify natin lagi kung gumagana. Minsan kasi nagbabag or merong something na mali dun sa image. So, gumana. Check natin kung gagana. Dapat gagana na to. Ayan, gagana na to. Ayan. Subuting na siya. Check natin to yung kanina, yung si router. Ayan na yung router natin, no? So, no. So medyo mabagal lang siya kasi mas mataas yung ano niya, yung processing requirement niya. Hindi katulad ni IOL, mas mabilis. Mas preferred ko gamitin sa lab si IOL. Since gigabit lang naman yung difference, sa routing protocols lang naman siya nagkakatalo-talo, nagkakaroon ng difference sa mga cost, yung computation ng ano ng mga links like sa KOSPF. Is iba yung cost niya kasi 10 Mbps lang siya versus dun sa 100 Mbps versus dun sa 1 gig na link. So ito na, nagload na. Show IP and BRI. Yun. So konti, working na siya. Yun. Si switch natin, check natin kung gumagana na. Enable, show IP and BRI. Yan. So, yun na. Yung mga interface niya. So, gumagana siya. Show in status. Show interfaces. Status. So, ayun. Ayun na yung ano natin. Kung papansinin nyo, medyo mabagal siya. Yung response niya. Siguro gagawin natin itong dalawang processor o kaya 2 gig yung memory. So, ayun na yung ano na. So, kung gagawa tayo ng lab, let's say gagawa tayo ng CCIE lab. Yan. I-stop po natin. So, requirement lang naman natin para makapag-build ng CCIE lab is at least 20 na router. At least 10 or 20, ganyan. Nasa 10 to 20. So, router then 20. 19. Yan ang gagawin natin. Yan. So, 1. Para wala silang pangalan, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 8, 9, 10. So, ito lang yung lab natin. So, ganyan na lang natin. Then, add node. BIOS switch. Tatlong switch lang.
Siguro ay ganito natin. Para masaya. Yan. So, lagay natin yung mga ports. Si 01, ito, simulan natin ito si 0101. Yan lang naman yan. Pag kailangan mo ng port channel, sige, lagay na natin yung port channel. 0101. Duma tayo. 0202. Zero two. So yun lang. Then eto. Pag gusto nyo pala palitan ng port, eto. Yan o. Sabi eto na yung mga connected. So eto na lang yung available mo. 01. So ang gamitin natin is gigabit 11. Para hindi nakakalito. Gigabit 12 212. So ayan na yung, ito na yung switch natin na topology. So hanggang si CIE tsaka ibang labs, halos ganito na yung gagamitin mo na setup. Halos ganyan na. So ito yung routers natin. Yung mga routers natin, gagawa lang tayo ng bridge. So yung bridge natin, kukonnect lang natin dito sa isang router, sa isang switch. Si gigabit 1/3. Yan na yung lahat. So pwede kukonnect na natin dyan. /0/0/0/0. Yan. Puro /0 na yan. Yung 20 na routers natin. Ah. Wait lang. So kung gusto mo maglagay ng, yan lang yung gagamitin mo sa lab mo, isang pass ethernet lang sa interlab mo. Then kung gusto mong gumamit ng frame relay, maglagay ka lang ng, let's say sabihin natin 7200, hindi, yun na rin. Ah, kailangan natin ng IOL. So kailangan natin ng device na merong ano yun? Serial. Lagay tayo ng 7200. Hanap tayo ng image sa 7200. Wait lang ah. D
Tingnan natin yung images ko dito. Kung meron tayo nun. Sana meron. Cisco IO image. So, 7200 na magkano kaya ito? Si 7200 Advanced Enterprise. So, BIOS. So, try natin to ilagay dun sa yan sa Dynamips. Tignan natin kung ano yung gagana. So balik tayo dito, Unit Lab Add-ons Dynamips List. So, ito LS negative LA, hindi siya executable. CHMOD negative X, C7200 A3JK9G, tsaka si una natin siya lahat. Advanced Enterprises 1 12 4 25 dot T5 dot bin, tama ba? K9MC124, ano ba yun? 124-24, then si 15.2, baka ito yung gumana. So check natin sa ating Genes3. Hindi gumana. Dynamics, ayun. 7200 BXR. So wala, hindi pa siya nakikita. Check natin yung guide. Sabi dito, kalimutan ko na eh, pag maglagay ng Dynamips. Dynamips 15.4. So pasok siya. Okay, RM. Ah, may fix permissions pa pala. Fix permissions. So, /off unit lab wrappers, UNL wrapper negative A, fix permissions. Tingnan natin kung makikita na siya. Wala pa rin. Why? Kasi hindi siya Dynamips negative B. Idle PC na lang ito eh. Dynamips negative B, run natin. Unable to initialize router instance. Advanced Enterprises. Ayun na. Nag-launch na siya. Tumakbo na. So check natin kung pwede na. So si Dynamips, wala pa rin. Hindi pa rin siya makita.
kulang ko. Idle PC na lang to eh. 15.4 C7200. Sige, lagyan natin ng folder para mabasa niya. Baka hindi niya nababasa to eh. Lagyan natin ng directory. Paste. Ah, baka yung checksum or your license. Baka walang license file, pero dapat kagana to, hindi naman nagre-require ng license to. So balik tayo sa CLI. Natin to. Agad tayo ng bagong session. Session. So, ay, mali. So, CD C7200-Enterprise 15.4 S6 image. Uy, meron tayong problema dito sa directory. Merong space. Redeem natin to. 10.4 na lang. Masyado siyang complicated. cd/op/unitlab add-ons dynamics. So, CDC 7200 Advanced Enterprises 2.4 Enter List. So, LA read write, naka-read write lang siya. So, chmod. Hindi natin siya na-execute na, ano. C7200 10.4 10.4 M7 bin dot MD5 sum. Ah, okay, mag MD sum pala to. Okay, mag MD5 po. Check ito. C7200. Bawal pa. /op/unitlab wrapper. Siyo yun wrapper. Negative apex permissions. So, check natin kung meron na tayong BIOS. Ay, ano? Dynamics. Dynamips. Wala pa. Siguro kailangan ito ng ano, license file.
Hindi ko na matandaan eh. So anyways, yung kung gagamit ka lang naman ng frame relay is maglalagay lang tayo ng cloud ng device router na merong serial. Then yung serial natin, let's say yan. Let's say ito na yung frame relay device natin. Kunyari, ito na yung frame relay device natin. So, kung meron tayong serial interface, i-connect lang natin siya lahat dyan, yung serial interface natin. I-connect natin dito. Then, gagawa na lang tayo ng virtual interface para makapag-create tayo ng multiple na connections. So, sa mga labs, let's say meron tayong ganitong topology. Let's say meron tayong So let's say meron tayong ito kasi general purpose na lab na to eh. So pwede mo siyang gamitin sa kung ano-anong ano mo requirements mo. So let's say meron kang R1, R2, R3, R4 and R5. Yan. So, ito yung LAN segment natin, serial. Sabihin natin hindi. Let's say ganyan na lang. Tapos sabay meron kang connection pa dito sa LAN. Meron ka serial link to si R6, R7. So let's say ganyan topology mo. So gagawa ka na lang ng VLAN para magbuo mo tong network na to, yung link na to, yung link na to. Ito serial to. So virtual interface na serial ito. Tsaka ito yung mga segments na yan. O let's say meron ka pang routers dito. Let's say meron ka pang mga router dito sa segment na yan. Then ito, ito nakakonect din niya sa segment na to. So ito bilan to, gagawa ka ng bilan. So wala kang gagalawin na iba dito sa topology mo, sa physical mo. Teka, tanggalin nga natin para maliwanag tayo. So yung physical topology mo, eto na yan. Wala ka nang gagalawin dyan. Wala ka nang gagawin dyan. So, let's say, meron kang topology na ganito. Meron kang network na ganyan yung design. Ito si frame relay mo. Tapos sabay, let's say, ito nakakonect yan sa segment. Then, eto. Let's say nakakonect ka dito. May meron ka serial link dito. Then let's say meron ka pang serial link pa dito. Yan. So ito si R1 mo, R2, R1, R2. Let's say si R3, R4, R5, R6, R7, R8 and R9. So ito yung mga routers mo. So hindi mo na gagalawin yung wiring mo dito. Every time na maggagawa ka ng lab or mag-configure ka ng lab, let's say ito yung lab mo. So kung i-wire mo pa siya isa-isa, maglalagay ka pa ng panibagong switch dito. Since ito, isang network yan, isa, dalawa, tatlo, apat, limang switch. So hindi ka na magagawa ng maraming switch. Ang gagawin mo is mag-configure ka ng VLAN sa switch mo. Then, etong mga segments na to, yan,
Simulan natin. Etong mga segments na yan is bilan na lang yan. Lagi na siyang bilan. Bilan, let's say ito si bilan 3-4. Ito si bilan 4-5. Ito si bilan 5-6. Then ito si bilan 2-3. Ito si bilan 1-2. So sa bilan mo, meron kang bilan na bilan 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, and 5-6. Hindi ka na magwa-wire ng interface na isa-isa. Kunyari si R1, iko-connect mo siya sa switch. Then si R2, iko-connect mo siya sa switch. Hindi mo na gagalawin yan para mag-network sila. Gagawin mo lang yan is illogical grouping mo na lang sila. So gagawa ka ng bilan na 1-2. Then yung interface nito R1, let's say si gigabit 0/1 dot, let's say bilan 12.12. Yan. Then ito, gagawa ka ng interface dyan, let's say gigabit 0/0.23. Ito kay R3, gigabit 0/0, then dot 3-4 para sa bilan na to, yung isang interface niya, si R3, meron siyang interface papunta sa bilan 3-4, then yung isang interface niya ulit na sub-interface is bilan 2-3. So, convenient yung ganitong setup since hindi ka na mag-wiring ng physical. So, gagawin mo lang siya logical by using sub-interfaces. So, sa lab mo, kahit nagwamit ka ng 10 interface na to, isa lang yung gagamitin mo. Gagamit ka na lang na sub-interface. Let's say, bilan si gigabit 0/0, 0/1, 0/2, 0/3. Gagawin mo na lang siyang sub-interface, then lahat siya nakakonect dito. Then, magpapasa-pasa na yan sa kung anong bilan siya nagbibilong. Then, kunyari, yung itong interface mo na to nakakonect dito. Yung ito, nakakonect papunta pa ganun. Yung isa nakakonect pa ganun. So hindi mo na kailangan ng maraming wiring. So isang cable na lang yung kailangan, isang link na lang yung kailangan mo para makapagbuo ka ng lab. Let's say gagawa ka naman ng panibagong lab, hindi mo na i-rewire. Let's say gagawa ko ng ganitong network. Yan. Then naganyan. Nagaya na network, hindi R1, R2, R3, R4, R5. Hindi ko na siya i-rewire. So i-assign ko na lang, magagawa na lang ako ng bilan. Kunyari R1, 2, 3 na bilan para sa link na to. Then si bilan 3, 4 tsaka si bilan 3, 5. So hindi na ako mag-wire na marami ng devices. So physically, kung physical devices yan, ito yung switch ko, meron ako 4 na switch. Then meron lang ako isang switch dito na breakout switch. So lahat ng ethernet ko, lahat ng router ko, ito yung physical niya. Lahat i-connect ko na yan dito sa breakout switch ko. Yan. Then itong link na to, naka-trunk. Yan. So, meron akong link dyan para sa switch ko, para sa spanning tree. So, yan yung mangyayari na physical niya. So, hindi ko na siya i-wire diretso dun sa mga switches para makapagbuo siya ng o kaya ililink ko siya. Ito si router na to, i-connect ko dito. Let's say sa sample natin na to, let's say si R1 tsaka si R2 tsaka si R3 magkakatabi, diba? R1, R2, R3. Hindi ko na siya ililink dito, magagawa ko ng connection. So hindi ko na kailangan ng maraming interfaces. Ang gagawin ko na lang is i-connect ko na lang siya sa breakout board, then gagawa na lang ako ng sub-interfaces.
Yun yung gagawin ko. Virtually connected siya sa, meron siyang virtual na connection sa ganitong setup. Yun yung ano, yun yung kagandahan ng setup na ganito is pagka magagawa ka ng panibagong lab, is hindi ka na magtatanggal ng kable, or kung sa lab na ganito, hindi ka na mag re-connect ng mga cables mo. Ito na yan, fix na yan. So technically magagawa mo na yung any lab na kailangan mo dyan sa ganitong setup. Yan. Nalagyan mo lang siya ng isang frame relay. Maglalagay ka lang ng frame relay. Frame relay connection. Let's say ito yung frame relay mo. Para makagawa ka ng frame relay lab. Let's say yan. Ito yung frame relay mo. So, i-connect mo lang. So, mas maganda kung i-connect mo na sila lahat sa frame relay mo. Isang computer na maraming isang router na maraming serial interfaces, din naka-connect lahat 'to. Para kung may need ka ng let's say CR1, ito yung frame relay mo, naka-connect yan diyan. So let's say si gumawa ka ng DMVPN na lab, DMVPN ganyan yung connection mo. Ito para ano to, LAN segment, pagka ganyan ano. Mas madali kasi i-drawing. Mas madali mag-drawing kaysa mag-drawing ka pa ng router. Ay, na switch. So, same effect lang naman. Tinanggal lang natin yung router. Line na lang, para mas mabilis. Sabihin natin si R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. So madali na, ito na yung ano mo, virtual circuit na lang tsaka sub interface. So mag-configure mo na ito, i-configure mo na yung mga serial mo. Configure mo na sa yung mga BPI ay ano, yung DLCI niya. Configure mo na yung mga links niya para maggagawa ka na ng sub-interface. Yung sub-interface na lang yung babaguhin mo sa router. Kunyari, ito, ilulink mo siya dito. Yung sub-interface na lang yung babaguhin mo tsaka yung IP address. Then ito, let's say si R1, si R2, si R3, si R4, R1, R2, R3, R4. Ito yung configuration niya, hub and spoke. Yan, gagawa ka. Okay, gagawa ka ng point-to-point na serial link. So, let's say si 12 tsaka si ito, gagawa ka ng site-to-site. Yan. So, ito na yung gagamitin mo, kukunin mo siya dyan, i-carve out mo siya. Then, gagawa ka ng PVC, private virtual circuit, ng frame relay. So, ayan yung, ano mo, yung gagawin mo. Yan. So, hindi naman na kailangan to, usually, pero mas maganda kung ano, usually, ginagawa dyan, diretso na lang na router ganyan, or diretso na lang na ganun, tinatanggal na yung links sa gitna. Pero mas maganda pa rin kung ano, kung real, parang real life yung ano, yung lab mo, is gumamit ka pa rin ng frame relay. Madali naman yung configure. Ano lang yan, yung pumasok na yung DLC configuration yan, is yung pagpasok dito, tuturo nila dito sa interface na to. Kunyari 2 to 12, then ang lalabasan niya ng interface is eto. Pagpabalik naman 12 to 1, then tutulo lang niya yung palabas na link na ganun. Kung meron ka namang link na pa ganun ulit, pag ganyan, same configuration lang. Medyo matrabaho lang sa pag-configure ng DLCI. Yan. So mas maganda naka-ready na yung ganito mo, yung setup mong ganyan. Yan. Kunyari si serial 0 / 1 mo. Yan. So, nakakonect siya lahat na pa ganun. Para alam mo na lahat ng serial 01 sa mga router mo, yun yung nakakonect sa frame relay mo. Then, gagawa ka lang ng naming convention para madali mo matandaan yung router, yung bilan. So, kunyari si R1, R2, pagka magbibilan ka dito, yung link nila, yung LAN nila, LAN segment, is
VLAN 1-2. Kunyari si 2-5, si router 5. So yung link niya is VLAN 25. So ganun yung naming convention. Then eto yung mga ano to? Yung mga IP address usually is yung router na IP. Kunyari meron kang itong segment na to. Buray nga ulit natin. Let's say yung segment na ito. Then, meron ka pang segment dito. Ito si R1, R2, R3, R4. So ito isang LAN segment to. Then ito isang LAN segment. So isang broadcast domain. So ito bilan mo niyan, ang suggested na bilan naming mo is bilan 1 2 3. So 1 2 3 router mo. So kung ang subnet mo is 110.1. sabi nating 10.0/24, yung mga nodes mo is gawin mo tong 10.1, 10.3, 10.2 para madali mo matandaan yung mga nodes, yung IP address. Para tinignan mo lang yung router name, alam mo na agad yung IP address. Ah, 10.1.10.1. Ito si 10.1.10.3, 10.1.10.2. Then sa segment naman ito, let's say si ang subnet mo dito is 10.1.20.0/24. Excuse. Ito si 10.4. Ito si .2. So ang bilan mo dito is bilan 24. So ayun yung madaling naming convention. So yun lang, alos lahat ng lab dito magagawa mo. Kung meron ka sinusundan na video or workbook, is i-drawing mo lang. I-drawing mo lang yung topology nung kunyari may sinusundan kang video. I-drawing mo lang yung topology para hindi ka malito. At sige, yung topology na sinusundan mo. Nandun, LAN segment. Sabi natin nakakulay ito sa switch. Yan. Then ito, ano to? Parang edge. Yan. So drawing mo lang, tapos sabay i-refer mo lang dito sa, ito ano man kasi madali mo na makabisado sa utak mo, hindi mo na kailangan tong i- kabisaduhin eh. Ito lang yung topology yan, ilalagay mo lang. Kunyari sa ginagamit nila is gigabit or let's say pass, gigabit 0.1/10, gigabit 0.3. So papalitan mo lang yan nung ano mo, nung sub interface mo. Let's say sub interface mo gigabit 0.0.10. Ito si ano, ganun lang yung gagamitin mong naming convention. Pero same lang yung topology, papalitan mo lang yung interfaces name. So ganun lang. Ito lang yung pag-build ng ano nung lab. Ito kaya ano na to? Hanggang CCIE enterprise, pwede to sa enterprise eh, yung setup na to. Yan. Sa security, medyo iba yung ano ng lab ng security, iba yung setup ng CCIE security. Sa B5, eto saktong sakto to practice lab, B5. Sa B6, sa B1 ng enterprise, pwede naman magdadagdag ka lang ng ano, ng edge devices, ng edge. Tsaka kung gusto mo magdagdag ng ASA, pwede rin. Magdagdag ka ng ASA appliance, pwede rin naman. So ganun lang yung pag-build ng ano ng labs. So sa video na to, nagawa natin yung paglagay ng ano ng Kemu image tsaka ng Dynamips na image. Dynamips na image. So next video siguro natin is gagawa tayo ng mga ibang appliance.
yung mga ibang appliance dito. Ito. Yung katulad ni ito si Unity Express, hindi ko pa naano 'to eh, nagagawa. Ito si ASA. Maglagay tayo ng image ng ano niyan, ng image. Then yung demo ng ano, demo version ng ano. Ito mga SD1 appliance. Si aba. Ito yung mga B appliance, B Smart, B Edge, B Tela, B Manage, B Smart. So ito na yung ginagamit sa cloud na mga appliance. Then yung mga firewall, si Cisco Firepower. So ito, lagay natin to Cisco Firepower, yung naman usually ginagamit. Then si XE, si ISRB, tsaka ito si NXOS sa ano na to eh, sa data center to, tsaka sa ano, data center, tsaka sa ISP, tsaka si CSR1000. Yan. So yun lang naman usually yung kailangan sa lab, yung basic na iOS. So yun yung nagawa natin, maglagay ng BIOS tsaka maglagay ng Dynamics na image. Yun yung nagawa natin. So thank you for watching and hope to see you sa mga susunod na videos natin. And don't forget to like and subscribe para sa mga new videos natin. And share para ano, magkaroon ng views and magawa tayo ng maraming videos. Thank you again and have a good day.